Sir, rolling na po tayo ha. Sir? Sir? Sumanoy! Kamuha, 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 kamuha! Ingit niya kayo nila! Sinyo ka lang, daon na lang rin! Sumanoy, huwag mo lang madaloyin ko! Huwag na lang, huwag na! Sinistart! Sir, gusto lang po namin malaman yung buhay niyo before yung experience niyo po before ano po kayo ng English piso. Matas na kwento yan. Marami akong nadaanan before ko nabot yung rich iso stage na ito eh. Before ako naging rich iso, maraming marami maraming pagsubok yung dumaan sa akin. Hindi ako gaya ng ibang mayaman dyan. Kasi yung iba dun, ano na eh, shooting na eh. Right? Agree ka? Tayo, dinadaan natin sa proseso man. Yung resulta na meron tayo ngayon. Dahil sa ginawa natin yan 5 years ago. The result that you're having right now is the decision you made 5 years ago. Noon, natatandaan ko, marami akong work na nadaanan, man. Before ako naging rich iso, dumaan ako sa tagapaghugas ng pinggan sa isang karinderiya. 1 week straight, maghugas ako ng pinggan, man. Overtime. Pangalawa, naranasan kong maging pintor. Kumanda na ito ng bumbong karong adlaw, ha? Oo, sir. Nya, manana dea. Manana sa rey. Inom ka gaser. Kumating pa sa punto ng buhay namin. Especially ako. Pamilya ko. Walang-wala na kami. Yung ginawa ng child ko, kinuha ako, umunta ako yung bukid. Yung work ko nun, tagahintay ako maulog yung buko. Dumating sa punto. Ang hirap na maging empleyado, man. Dumating sa punto yung utak ko na evolved na. Ayaw ko na maging empleyado, ayaw ko na maging worker, ayaw ko na yung may amo. So that time, nagtayo ko ng first business ko. Yun, nangyari na yung mga rich mindset, no? Doon na nangyari yung mga real hustle. Kasi lahat, balak yun, no? That's it. Di ako nag-research. Yung gusto ko lang sa buhay, yung first business ko, gusto ko innovative. If your business solve people's problem, papatok yun, man. Pero yung principle ko nun, dapat nag-i-inject ako ng innovativeness. Keyword, innovative. Right? So ayun, umanap ako ng aso ng mga mayayaman. Ani, say meow. Utangin na, hindi gumana naman. Bankrupt ako nun. Pangalawang business ko, fail pa rin. Yan, yan tayo eh. Yung iba kasi yung mindset ng iba, pag nag-fail sila, wala na eh, susuko na eh. Pero hindi nila alam, yung failure, yan yung steps natin sa success. Diba? Riser, tsaka run. Riser, tsaka run. Mga architecture dyan, alam mo yan. Architecture tayo. So yan, no? Kung ngayon gusto nyo maging businessman, yung nasa crew dito sa studio, tatak nyo sa kukote nyo yan. Dapat innovative yung business nyo.
No, dapat futuristic. May isang student nga kami. Ganun po ba, sir? Oo. Sino po yung mga student niyo dati? Student ko dati. Kilala mo yan sila, Ty Lopez. Student ko yan eh. Dunlock. Kilala mo Dunlock? Student ko yan. Gary Vaynerchuk. Jeff Bezos. Kakape pa lang kami noon. Sabi ko, open-minded ka, Jeff Bezos. Talaga eh. Jeff Bezos, yan. Kumukumpit na kay paring Elon. Elon mas... Hindi na natin babanggitin yung mga yan. Kompetensya ko na yan eh. Tapos pinipromote ko pa dito. Jeff Bezos, Elon Musk, kita-kita tayo soon ha. So, proceed tayo. Second business ko. Doon pa rin yung urge ng utak ko na gusto ko, innovative yung negosyo ko eh. No, dapat walang makakakumpit. Dapat wala akong nakakagawa. Tumatakbo yung sasakyan, kinakarwash ko eh. Pero wala, bankrupt. Hindi na gustuhan ng ano. Ang hospital dito. Pero hindi pa rin ako tumigil. May isang work talaga ako. Tumatak sa utak ko. Yan yung work ko na nag-improve sa akin PR. Alam niyo yun yung PR? Public relation. Public relation yun. Yun yung work ko na naging delivery guy ako. Delivery guy. Marami akong memories dun. Reason bakit nag-improve yung PR mo. Pag businessman ka, dapat yung PR mo, ano eh, dito eh, right? Mm. Kasi, dapat engage ka sa mga customers at clients mo eh, ba? Mm. So, isi-save ko ng mga business tips ha, para makuha niyo. So, that's it. Nag-improve PR ko doon kasi may iba't ibang klaseng customers eh. And like, for example, yung medyo mabait lang na customer. Ginaganito ko. Hi sir, maayong hapon. Maayong hapon. Ito itong Mark, sir. Mark, oh, Mark. Sorry, kaya sir, nadugay dito, sir. Sir, may problema, sir. Pwede mong gilagdan sa black? Oh, black. Ay, yara sir, nadugay mo. Butang dugay ko. Bayot man yung yaw. Uy, habibi. Sir, yung mabait, sir? Mabait? Mga mababait na customers, ginaganito ko lang. Hi, sir! Mayong hapon! Mayong hapon, sir. Jason, sa? Jason, sir. Wala. Kasi mainit to nito, sir. Suso ka na? Akira na, mas trabaho mo sa nalako. Bukta na, niniyay. Mura manog ito, eh. Black imong burger, sa? Black, sa? Ano na, boss? Ano, sir? Wala rin akong order ng white, sir? Ay, okay na na, boss. Ayun mo nang kabuotan. Sure, sir. Gugay ko na abot. Napadyo ko yata niyo. No? What? Sa Maxine? Wala. Personal na lang ako nga buot. Kay, kuhan ba? Delay fee ba? Nalugan mo. Okay, boss, ha? Okay na, sir. Thank you, kay sir. Sige. Sir, ano naman yung pinakamabait? Pinakamabait na customers? Yun yung pinakapaborito ko. Ginaganito ko. Ay, hiniyara ko, sir. Lao, sir. Lao. Lao, sir. Oo. Kahit to yung burger, sir. Sir, salad, sir. Blood? Oo. Sir, talaga salad, sir? Lao,
Kamon sa to, sir. Dali. Uy, sakto, boss. Gutom sa to. Sige, sige. Dali. Alin ba? Ayo, okay, Ray. Sige, okay na, sir. Hindi na, din ko, sir. Hindi na, Ray. Ako, boss. Ako, sir. Now, this one, si... Hi, may hapon. Hi, sir. Hi, sir. Ray, sir. Sa Maxine. Dali. Dali, sir. Sir. Minuro ba ko dili, sir? Sira niya, Ray. Hindi na, Ray. Ako, boss, ma... Siguro, mga 2 days. Hala, buta na di ay ani niya pagkatawo, oy. Sir, ano na ko ha? Oh, sige, sige, salamat. Direkto sa gianan sa? Ah, dire sa dilal. Dire sa dilal din trabaho, sir, sa? Sige na, man man na po, eh. Yeah, sir, kuha sa bayad, sir. Wala ko sa, wala pa sa. Sige, kuha sa. May iba talaga, medyo masungit eh. Pero, ginaganito mo lang. Basta kung hindi ka sa kumaya, Linoy. Basta kung hindi ka sa kumaya, Linoy. Basta kung hindi ka gigan, eh. 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 Basta kung mga business meeting, oh. Guys, yung tagad! Please, f***! Yung mga pinakamasungit na customers. Tatandaan ko pa yun. Ginaganito ko eh. Girl, yan mo lang sa mga kagigkan ba? Kung ako di ko ganaan mo, din ko na yung basic scam. Ano sa mga scam eh? Black Tom. Oh, Black Tom one. Hey, yan, 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 yan. Kaya sa mga sinabi. Oh, money. Ito man eh. Anong kanin man? Before ako naging richiso, yung mga dinaan ko dati, before ako umantong sa ganitong stage ng buhay ko. Paano? Okay na kayo nun? Goods na ba? Goods na ba? Sir, sa yaman mong yan, medyo confidential siya, sir. Pero itatanong ko po sa inyo. Meron po ba kayong coach, sir? Coach? Hindi lang siya coach eh. Hindi lang siya mentor eh. Hindi sapat yung coach tsaka mentor na word para yung style ko sa kanya. Kumbaga siya na yung gumawa sa akin eh. Siya yung rason kung bakit may rich issues sa mundong ito. Siya yung nag-head sa akin. Siya yung nag-advise sa akin na mag-invest ng mga ganito, nag-doing shits. Dahil sa kanya, dahil sa kanya. May rich issue tayo ngayon eh. Yung pangalan niya. Pangkaon ninyo mo ha? Pangkaon, eat ba? Eat, eat ba? Gawa ninyo eh!
Okay lang ba yung content natin? Dedicated ko yun sa mga riders natin ngayon. Delivery riders. Kasi gusto ko lang bigyan ng pugay sila ngayon. Kasi for me, sila yung mga bagong bayani natin ngayon eh. Tatandaan nyo pa ba yung mga panahong hindi pa tayo makalabas? Quarantine moments, ECQ, GCQ, or kahit ano pang Q dyan. Sila yung nagre-responde kagad pag nagugutom tayo. Sila yung kumukumpleto ng mga cravings natin kahit may pinapahatid tayo na bagay. Mga emergency. Hey, saludo talaga ako sa mga bagong bayani na to. At aside sa thought na, trabaho lang naman nila yan. Hindi. Ako, pag nakakita talaga ako ng delivery riders, yung maiisip ko talaga, isang ama o kapatid na nagsasakripisyo para sa pamilya niya.